check. Amen. Magandang umaga po sa lahat po. At ako po ay nagpapasalamat po sa Panginoon sa pribilehiyong ito na muli pong makatayo sa inyong harapan to present sa aming pong family presentation. At nais ko pong simulan ang aming presentation sa aking pong patotoo. Ako po si Brother Richie ng Wild Wild West. Salamat po sa Panginoon na pinagkatiwalaan po ako ng Panginoon ng isang area na kung saan pribilehiyo po sa akin na magamit ako ng Panginoon sa area po ng West. At isang challenge po sa akin dahilan po sa yung area po na yun ay pinasa po sa akin last year at ngayon po ay 1 year na po. Mag-1 year na rin po kami sa West. At salamat sa Panginoon na tapat ang Diyos sa aming buhay sapagkat nananatili po yung faithfulness ng Diyos sa amin. Sa kabila po ng napakarami naming unfaithfulness, ay nananatili pa rin tapat ang Panginoon. At ako po ay na-save way back March 3, 2003. At hanggang ngayon po ay nagpapatuloy po sa kanyang gawain. At kung hindi po dahil sa katapatan ng Diyos, maaaring wala na rin po ako sa ministry. Pero dahilan nga po sa plano ng Diyos sa akin at sa aking family ay tuloy-tuloy po at sa katauhan ng ating mahal na pastor, siya po yung ginamit ng Panginoon para po ay muling manumbalik yung aking pong commitment sa Panginoon na magsuko ng buhay sa Panginoon. At salamat po dahil na nagsimula man kami na family po ni Sister Micah na hindi po tama. Pero inayos po ng Panginoon yung aming pong buhay. Hindi po kami hinayaan ng Panginoon na magpatuloy sa mali. Kaya inilagay po kami ng Panginoon dito. At masarap po maglingkod sa Panginoon na kasakasama mo po yung iyong pamilya. At yun po yung pinapasalamatan ko sa Panginoon na sa kabila po ng ganun po naming pamumuhay dati ay hindi pa rin kami hinayaan ng Panginoon. At ngayon po yung pribilehiyo na makasama ko po yung aking wife, yung aking dalawang anak na lalaki, ay malaking pagpapala po na makasama ko po yung aking pamilya sa ministry. Ito po yung paglilingkod na hindi mo pa pwedeng tapatan ng anumang po material na bagay. Ano po, hindi kailanman matutumbasan ng material na bagay yung makasama mo yung pamilya mo sa gawain ng Panginoon. At nagpapasalamat ako dahil yung privilege na matrain po yung dalawa ko pong anak na lalaki na ang talagang ginugol ko po sa kanila. Kung ako po ay nasa gawain ng Panginoon, ay hindi na po ako nag-iisip na sila po ay mapunta pa po sa sanlibutan, kundi ang pinaka-ultimate goal ko po sa kanila ay makita ko po silang ginagamit ng Panginoon someday sa gawain ng Panginoon. To be a preacher and to be a pastor. Kaya pinagpipray ko po yan sa Panginoon. At ganun din po, Sister Micah, na pinipipray din po namin na yung aming pong pamilya ay tuloy-tuloy po na gamitin ng Panginoon. At yung blessing po na mapunta po ako sa gawain ng Panginoon, yung matagal ko pong pinipipray na yung family ko, yung tatay ko, at yung aking mga kapatid, yung nanay ko, ay unti-unti na dumalago, nakikita ko yung kanilang paglago sa pamamagitan din po ng ministry dito sa church sa Caloocan. Matagal na rin po kaming miyembro sa Taguig pero hindi ko po nakita yung ganung paglago nila na not until na nagkaroon sila ng bahagi dito sa gawain po dito sa Caloocan. Nakikita ko po na malaki po yung impact sa kanilang spiritual na pamumuhay yung ministry po natin dito, yung programa natin dito. Kaya kung sila nga po na matagal na pong Kristiyano sa nauna na, dihamak na nauna po sa atin ay lumalago sa programa natin sa simbahang ito. Lalong higit po na tayo pong mga miyembro dito sa Caloocan ay unang-una po dapat na lumalago sa lahat ng mga programs na inilalaan ng Panginoon dito po sa gawain po natin. Kaya patuloy ko pong sina-challenge ang bawat isa through our family na makita niyo po yung kamay ng Panginoon sa amin at makita niyo din po na yung pag-surrender sa Panginoon at paglilingkod sa Panginoon ay hindi po yan mababaliwala. No, lahat po yan ay may kabuluhan dahil ang Diyos po ay hindi po pikit sa ating pong pangangailangan. Kaya ang prayer ko po sa amin, saan man po kami dali ng Panginoon as a family,
ay magpapagamit po kami hanggang sa kunin man po kami ng Panginoon or dumating man po ang Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. At yun lamang po. To God be the glory. Magandang umaga po sa ating lahat. At ako po si Sister Micah at nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa privilege muli na bilang family ay makapag-present po sa inyo. Magpapasalamat po kami sa kadakilaan. Ako po personally sa kadakilaan ng Panginoon sa aming buhay na sa biyaya niya lamang po na nasa ministry pa rin po kami. We are nothing. Pero pinili kami ng Panginoon para ilagay dito sa ministry at isang bagay na pinapasalamatan ko po yun sa Panginoon na God enabled us. At bilang nanay, bilang magulang, natutuwa po ako at nagpapasalamat ako sa Panginoon na makikita ng mga anak namin na ginagamit kami ng Panginoon sa gawain and someday ay gagamitin din sila. At yun nga, merong mga, ako bilang, ano kasi ako eh, madaling madala ng stress. Kaya kapag yung may mga nakikita ko na mga bad traits kay Marcus, parang yung sa loob-loob ko parang natataranta na ako. Pero lagi nga akong nire-remind ni Richie na nasa gawain tayo ng Panginoon, gawin mo lang yung role mo, turuan mo lang siya, yung Panginoon yung mag-aayos sa kanya. So, isang bagay na pinapasalamatan ko po yun sa Panginoon na meron po tayong constant reminder sa araw-araw, yung daily devotion na galing kay Pastor Hill. Malaking blessing po talaga yon. At sabi ko nga, nag-message ako one time kay Pastor Hill dahil na-amaze ako dun sa yung daily devotion po na pinapasan ni Pastor Hill sa atin araw-araw. Habang kasi basahin niyo po 'yon, maganda po 'yon. Ma-reflect natin araw-araw kasi may mga kaganapan po sa buhay ko, sa buhay ng mga full-time o ng mga members dito sa church na araw-araw na wi-witness ko po. At the end of the day, pag binasa ko yung message nung daily devotion na 'yon, yun pala yung kailangan ng bawat isa dun sa certain sa pangyayaring yun. Exactly. Kumbaga yun yung pinakakailangan talaga, saktong-sakto. Parang bago pa mangyari yung kaganapan na yun sa isang araw, nasabi na ni Pastor Hill dun sa yung sagot, nasabi na ng Panginoon through dun sa devotion na pinapasa ni Pastor Hill. Kaya, yun po ay biyaya ng Panginoon sa atin. Ibig sabihin, alam ng Panginoon yung pangangailangan natin sa araw-araw at ginagamit niya yung man of God para i-provide yun. Kaya wag po nating baliwalain. Basahin po natin yun at lagi po, i-share po natin sa family natin. So, yun lamang po. Salamat po sa privilege na ito. Salamat po sa ating pastor na patuloy po na binibigyan ng wisdom ng Panginoon sa mga program po na mas ikakalago pa po natin. Spiritually, wag po nating baliwalain yung mga programs po natin sa online at saka dito po sa church. So, maraming salamat po. At ngayon po ay magre-recite po si Marcus. Bali po ito pong i-recite po ni Marcus na mga principles. Ito po yung napapag-usapan po namin every time na meron po kaming family time. At yung kung makikita nyo po yung naka-emphasize po doon sa sinesend ni Pastor na devotion, yun po yung kanyang minememorize. At sa biyaya ng Panginoon, magamat maring hindi pa niya po na lubos maunawaan yung mga nire-recite niya po na ito, pero dahilan sa nakatatak na po sa kanya, sa isip niya, ay ang Panginoon na po yung magtatrabaho sa kanya kung paano niya po ito maunawaan at i-apply sa kanyang buhay. At sige, tunghayan po natin yung memory verse pagre-recite ni Marcus ng kanyang natutunan ng mga prinsipyo. Principles I learned from my pastors. One word is enough for a wise man. Learn to say sorry.
Keep going and never quit doing. Blessings are preserved for the deserved. Harmony is the melody of the family. Be a blessing. God's ability is our capability in the ministry. God made you fit, not to quit. Live what you believe. When Christ is increased, crisis decrease. A prayerful life is a powerful life. Quality is the church qualification. In all good works, God works. A peaceable spirit is a righteous spirit. God and family is the best identity. Words are wonderful, but works are powerful. Usefulness begets happiness. Let your rod be the rod of God. Holy. For the holy thing is the holiest thing. See what God wants you to see. Thank you.
Thank you po. Amen. Salamat po sa awitin na yan at presentasyon ng Lagod Family. Muli, palakpakan po natin ang Lagod Family. Amen. Napakagandang tanawin po, mga kapatid, na merong mga pamilya na sama-sama na nagpapagamit sa Panginoon. Amen? O, kaya patuloy po natin isama sa panalangin. Ang nais ng Diablo sa pamilya ay wasakin, sirain, guluhin ang pamilya, but ang ating pong simbahan, ang ating goal, ang goal ng ating pastor, ang goal ng Panginoon sa bawat family ay buklo rin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Kaya po tayo naririto ngayon. And another one, patuloy na po tayo palakpakan.